Good day again, welcome back. Ito nga pala yung part 3 ng product presentation natin. Dito sa part 3 natin, papakita natin yung mga features ng unit natin na hindi natin makikita sa ibang product. So this time, one feature na ipapakita muna natin ay recording, TV recording. So ito po yung remote. So pag po magre-record kayo, assuming po ito pong palabas na to, i-record nyo. So ipipress nyo lang po yung pulang button dito. Second layer from the button. So yung pulang button, i-gently press nyo lang, tutok nyo sa unit natin. Makikita nyo lang po yung recording interval time. Ibig sabihin po ng maximum oras po yan haba hanggang sa maubos po yung vacant slot ng USB nyo. So this time kung short nyo lang i-record yung palabas, so pwede nyo i-scroll ng left to right. So kung i-ano nyo na siya, let's say 15 seconds, i-record nyo siya. So again, ipipress nyo lang yung OK. 15 minutes. Pagka 15 minutes nyo i-record ito, ipipress nyo lang po yung OK. So nagsistart na po siya ng recording. This time, 1 seconds, 2 seconds. Ang kagandahan pa po dito, habang nire-record nyo itong palabas na ito ng GMA, pwede kayong lumipat na manood kayo ng ibang channel. Like, for example, manonood tayo sa ibang channel, assuming ito. Okay, this time GMA News TV naman ito. So, kung makikita nyo, wala na po yung recording. Okay, yung time. Pero, ang kagandahan, habang pinapanood nyo itong pangalawang channel na nilipat nyo, ay nare-record po ng unit natin. So, ganun po siya kaganda. So, para makita nyo naman, ibalik natin. Okay? So, again, dito na tayo. Nasa 41 seconds na tayo. Counting more. So, i-stop muna natin para makita natin. So, pag in-stop po natin, press lang po natin yung white button. Gently press lang po. Yan. Patatanungin kayo ng unit natin, stop recording. I-okay nyo lang. So, press okay. So, kung mapapansin nyo, nawala na po yung time ng recording natin. Paano natin makikita yung mga yung nirecord natin? So, ang gagawin po ninyo, ipipress nyo lang po yung USB. Okay, itong USB, tutok nyo lang po sa unit, gently press lang po. So, dito makikita nyo yung My Movie, a Movie, Music, Photo, Recorder. Punta po tayo sa My Recorder. I-okay nyo lang po. So, this time makikita nyo na po yung nirecord nyo. Yung bottom po, ibig sabihin yun po yung pinakabago na record ni-recording nyo. So, scroll nyo lang pababa. So, ito po yon. Okay nyo lang. So, ito po yung ni-record natin kanina na more or less nasa 1 minute. So, ganun po siya ka ganda. Habang ni-record nyo, pwede kayong manood sa ibang channel. By the way, yung kaninang binanggit kong recorder ay yun po yung direct manual recorder. So, meron kasi dalawang klaseng recorder sa features natin. So, yung isa direct manual recorder, which is yung kanina. Yung isa naman, itong papakita ko ngayon, yung timer recorder. Applicable po ito kapag walang tao sa bahay. So, paano natin ma-achieve yun? First things foremost, para ma-achieve natin ng eksakto sa oras, i-check muna natin kung yung binato ng station na oras ay tama. So, para makita natin yun, ipipress natin itong info. So, pag makita natin yung time and date, yan, 11:55, February 17, ito yung date, month, year, which is tama naman. So, no problem sa time. If in case lang, may mga circumstances na mali yung bato nila, pagka chinek nyo sa info, mali, let's say, late to na mga 5 minutes, so 60 na, so 12 a.m. na yan, 12 noon. So, ang gagawin nyo, isa-set nyo siya. So, para ma-set nyo siya, pupunta lang kayo sa menu. So, pagpunta na kayo sa menu, nasa time na kayo, so scroll lang kayo pababa. So, ito kasing GMT usage. Kapag sinet nyo po siya, automatic na sa on po yan. Bakit siya naka-on mode? Ito po kasing automatic receiver na kung ano yung current na binabato ng mga station, time and date, siya niyang isasagap, siya niyang i-display dito. So, para ma-achieve nga natin, i-adjust nga natin, kasi nga kanina, nung chinek natin ay medyo mali yung oras, all you have to do, i-off nyo po muna yan siya. Kapag naka-off na yan siya, ibig sabihin, nasa manual setting na tayo ng time and date. So, para ma-achieve natin yung time and date, baba lang natin. Let's say yung date, walang problem.
Tapos yung time lang, let's say dagdagan natin ng 6 minutes yan para maging 11:55. So all you have to do, so press nyo lang yung 1:55. So ayan, correct time na po siya. So exit lang po tayo. Press nyo lang po yung exit. So pagka-press nyo po yung exit, so makikita nyo 11:55 na, na-adjust nyo na sa correct time. So this time, makapag-timer record na po kayo. Paano natin makapag-achieve ng timer record? All you have to do, sa, again sa control po natin, pindutin nyo lang po yung EVG sa baba ng 9. So pagka-press nyo gently yung EVG, lalabas po ito. So punta po tayo dito sa may right side sa today. So i-scroll nyo, i-press nyo lang po itong arrow right gently. So today na po siya. As you can see, nag-light na po yung today. So this time, magbo-book na po tayo. I-okay nyo lang po siya. So punta po tayo sa book. So yung book, kung makikita nyo, yung kulay dilaw, same dito po sa remote natin, yung kulay dilaw po yung ibubook nyo. I-press nyo lang gently para mag-book na siya. Ngayon, ito po yung makikita nyo, event 1, 2, 3, up to 9. Ang ibig sabihin po nyan, pwede kayong mag-book, mag-record ng timer record ng up to 9 event. Okay? So this time, isang event lang muna i-record natin, which is mamayang alas 7 ng gabi. So i-okay lang natin. So makikita nyo, assuming ang i-record nyo, channel 1, okay, channel 1, which is yung GMA. So start, year, month, date. So 17 February 25, which is okay, today yon. So start time tayo, again 7 PM natin i-record. By the way, yung oras natin dito is military time. Kapag 7, so add lang tayo lagi ng 2. So that's 19, no? So press nyo lang yung 1, and then press nyo yung 9, and then 00. So end start time niya 1900 hours, that's 7 PM. So end time niya, let's say yung teleserye na gusto nyong i-time record 1 hour, dagdagan nyo lang konti, mga siguro mga half hour more or less para sa mga advertisement. So end time niya, let's say mga 2000 hours and 30 minutes. So okay na, naset nyo na yung time na i-record nyo mamayang gabi. So all you have to do, i-okay nyo lang siya para mag-save. So as you can see, nakabook na kayo ng event 1. Again, today, 17 February 2015. Time is 1900 hours, mamayang alas 7 ng gabi. End time, alas 8:30 PM. So ito yung mode, once, pwede nyong i-book ng once. Okay, today lang. Pwede nyo ring i-book ng daily. Okay? Punta lang po kayo sa mode. So, baba lang po kayo sa mode. So, kung gusto nyo i-book daily, ibig sabihin, para wala kayong ma-miss out, so, punta lang po kayo sa daily. Ibig sabihin, Monday to Sunday, araw-araw, binubook niya yon. So, pag na-ship nyo na sa daily, all you have to do, i-okay nyo lang siya. Okay? So, daily na yan, no? Monday to Sunday. So ngayon, pupunta na po kayo ng work. Let's say malalate na kayo, 11 plus na. Let's say yung time nyo sa work is 1 PM. So papatayin nyo na yung TV. One of the good thing, makapag-record kayo, napatay po yung TV. So ang kagandahan nun, less po yung Meralco bill ninyo. So papatayin nyo po yung TV. Okay?